mata. Go. Paano ka? Naabutan namin nagkukulitan at nagkakasayahan ang magkakapatid na Parko sa kanilang tahanan sa lungsod ng Pasig. Normal na raw ito, ayon sa kanilang ina na si Nanay Angelita, lalo na kung kumpleto ang tatlo. At sa loob ng halos 2 dekada, hindi siya nagsawang makinig sa halakhakan ng mga anak dahil dito rin siya humugot ng lakas ng loob. Ako po si Vicente, 20 taong gulang. Ako po si Peter John, 21 years old. Ako po si John Paul, 21 years old. Kapwa sila na biktima ng hindi pangkaraniwang karamdaman na tinatawag na Hunter's Disorder. Sanhi ito ng kakulangan o kawalan ng enzyme sa katawan na nagdudulot ng pinsalang pisikal at mental. Genetic o namamana ito at kadalasan sa lalaking sanggol, tumatama ang ganitong uri ng sakit. Nung nagbubuntis po ako, wala naman po ako ibang kakaibang naramdaman noon. Tapos nung kahit yung doktor, wala din po silang alam. 3 taong gulang ang kambal na sina Peter John at John Paul. Samantalang 2 taong gulang naman si Vicente Jr. noong napansin ni Nanay Angelita na may kakaiba sa kanyang mga anak. Napakan ko yung isang kamay ni John Paul at umiyak po siya doon na saktan po talaga siya. Tapos nung tinignan ko po, nung inunat ko, hindi na maunat yung kamay nila. Kaya silang lahat tinignan ko na din, pare-parehas. Mula noon, unti-unti na niya napansin ang pagbabago sa physical nature ng kanyang mga anak. Prone sila sa mga sa usok, sa mga pabango, tapos yung paiba-iba yung klima ng panahon. Kung normal lang sila, mahilig sana sa sports, kaya lang po madaling hingalin dahil may problema din sila sa puso. So, yung pag-akyat nga lang po sa hagdan, nahihirapan po talaga sila. Kaya pili lang yung nagagawa nila. Subalit, mahihina man ang pangangatawan, hindi pa rin nagpapadaig ang Parko Brothers sa kanilang karamdaman. Masipag sa gawain bahay at gumuguhit ng mahusay. Hindi lamang pala ito, nakatutuwang marinig na isa pala sa mga kapatid ay kasalukuyan pumapasok sa kolehiyo, katunayan na sa 3rd taon na siya sa kursong computer science. So bakit mo gusto makatapos ng college? Nakatulong kay mama. Sa ate ko. Oktubre noong nakaraang taon, nang bukas palat na tumulong ang ahensya sa mga kapatid para sa kanilang enzyme replacement therapy. Noong panahon na hindi ko alam kung saan ako lalapit, sino ang lalapitan ko, saan ako mag-umpisa, parang nasa isang sulok ka ba na madilim. Sinabi ng PSOD na may lalapitan tayo tungkol sa mga sa gamutan ng mga anak mo sa PCSO nga. Parang biglang nagliwanag ba yung kapaligiran na ay sabay tayo. Love nyo ba yung isa't isa? Opo. Ikaw? Gano'n mo sila ka-love? Love ko eh. May kami lang din na mag-lalaro. Tapos, kapwentuhan. Kaya, yan. May tiyapoy na kung anong ginagawa nila sa bahay. Batid ng ina na wala pang lunas ang sakit na ito, ngunit determinadong siyang patuloy silang ipagamot. Nalawagan po ako sa ahensya ng PCSO na huwag po kayong magsawang tumulong sa mga anak ko kasi wala po akong ibang maasahan, kayo lang po. Dahil single parent po ako, yung kinikita ko nga po kulang pa sa amin, pero kailangan po maging malakas ako para sa mga anak ko. Sa maikling panahon ito, nasilip namin ang kanilang mundo. Mundo na sila'y na mismo ang kumukompleto. Mundo ng Parko Brothers na hindi perpekto, ngunit pag-ibig ang sentro.
sweepstakes partner.